You can corner better, you can corner safer, you can corner faster. Oh, di ba? Yo, good day everyone! Skyler ba yun? Back in on, right? Nandito tayo sa Makati Circuit. Alright, katatapos lang natin mag-exercise, mag-ehersisyo at magbanat-banat ng buto. Magkwentuhan muna tayo bago ako umuwi. Okay. Merong mga sinauna at makalumang mga riders na magsasabi sa inyo na wag na wag niyong gagamitin ang front brakes kapag nagko-cornering. Let's just say, tayo ay nasa harurot, nasa bakbakan tayo ng straights, tapos tayo ay magra-right turn. Pag upak natin sa straights, dire-diretso tayo sa kurbada, ihihiga natin yung motor, at kapag nakahiga na yung motor, biglang merong dahilan for whatever reason, merong dahilan na kailangan nating mamreno. So habang nakahiga ang motor at bumabakbak sa corner, saka mamemreno. Yun ang ibig sabihin ng wag mong gagamitin ang preno, ang front brakes while cornering. Mali yung sinasabi nila na hindi pwedeng gamitin ang front brakes while cornering. Depende yon sa kung paano natin gagamitin yung proper riding skill. Pwedeng gamitin ang preno, ang front brakes, pwedeng gamitin yan sa cornering. Yun ay nasa tamang execution lamang, proper riding skill. Let's just say na umaarangkada tayo sa straight, okay? Kung meron kang proper riding skill, syempre alam mo na dapat nasa appropriate speed ka. Nasa public roads tayo eh. Then next is approaching the corner. Kung ikaw ay merong proper riding skill, alam mo na that you have to slow down. Tapos yung kapag naka-close na yung throttle mo, alright, doon mo ngayon pwedeng dagdagan yung slowing down process ng using the brakes. Ayan. So bago pa man tayo humiga sa corner, we are going to use the brakes. So nakabakbak tayo, tapos nag-slow down tayo, nasa straights pa rin tayo, tapos tayo ay nag-additional slow down using the brakes, steady tayo sa brakes, nasa straights pa rin tayo, saka natin ngayon ihihiga yung motor. Kung proper riding skill ang pag-uusapan, it's counter steering. So kapag nag-slow down na tayo, kapag namemreno na tayo, additional slow down, hindi tayo namemreno para tumigil ha before the corner. Hindi ko sinasabing mamreno tayo para mag-stop before the corner. No. We just have to slow down using engine braking, and then we have to slow down some more using the brakes. So that how to initiate the turn, we use counter steering. So I want to go to the left, so I have to push the left handlebar. So counter steering, okay, counter steering. So ibig sabihin, naka-slow down, engine braking, naka-additional slow down pa using brake modulation, tapos counter steering to the corner. Okay, huwag natin isama yung body position, masyadong hahaba na yung meron akong video tungkol sa body position, upper body position while cornering, so panoorin nyo na lang. Ngayon, pag nagsimula na tayong magdagdag ng lean angle, ibig sabihin nagdadagdag tayo ng counter steering input. Pag nagka-counter steering tayo, pag tinutulak natin yung handlebar, nag-i-initiate ng lean to the corner yung bike. At habang dumadagdag, okay? Habang dumadagdag yung lean, binabawasan natin yung brake pressure. At ito ha, binabawasan lang. Hindi ko sinasabi na i-release. Kasi pag nag-corner na tayo, tapos ni-release natin bigla yung preno, sesemp lang din tayo noon. Kasi mag-rebound yung front suspension. Okay, so enter the corner. Okay, back to start. Back, slow down, brakes, counter steer, maintain yung steering input, babawasan natin yung brake pressure as we add lean angle. At pag nakuha na natin yung tamang linya sa corner, nakita na natin yung exit ng corner, that's the time na babawasan naman natin yung lean angle at dadagdagan na natin ngayon ang throttle input and bigo! Yun! Okay, sa kabilang corner naman. Yun ang proper way of using the brakes while cornering.
ano yung benefits ng using the brakes for cornering. Maraming salamat ha kung panunoorin mo pa to moving forward. Okay. Ano yung benefits ng using the brakes while cornering? Kapag tayo ay namreno, yung weight bias, okay, kapag tayo ay namreno, yung weight bias ng unahan ay, yung weight bias ng motor ay pupunta sa unahan. Okay, magda-dive yung unahan. Okay, kapag nakaangat yung unahan, lumalaki yung rake angle at humahaba yung trail. Kapag ang motor ay mas mahaba yung trail at mas malaki yung rake angle, ayaw niyang lumiko. Again, this is physics. So ayaw niyang lumiko, hindi siya agile. Gusto niya maging straight. Kapag binawasan natin yung rake at iniklian natin yung trail, gagawa na lang tayo ng ibang video para dyan. Kapag nag-dive yung unahan, nababawasan yung rake, nababawasan yung trail, yun ngayon ang magbibigay ng agility sa motor, gusto ng motor na lumiko. Kapag nag-dive ang unahan ng motor, nagbabago yung tinatawag na suspension geometry. Nababawasan yung rake angle, nababawasan yung trail, mas nagiging maliksi yung motor, agile yung motor, gusto niyang lumiko. So it will be easier for us to initiate the turn. Nagiging loaded yung front tires. Okay. Kapag loaded ang tires, ibig sabihin nandun yung weight o yung bigat dun sa tires na yon. Mas marami siyang grip. Okay. Sa cornering, mas kailangan natin ng grip sa front tire. Believe this or not, again, this is science, this is physics, at nakita ko na to sa MotoGP and sa World Superbike, sa magagaling na riders. Kapag nawalan ka ng grip sa front, semplang yon. Kapag nawalan ka ng grip sa likuran, pwedeng iligtas yun eh. You can save that. Pero yung front, kapag nag-wash out na yun, wala. Low side na yun. So, mas maganda na meron kang grip sa front tire. And you can add more grip sa front tire if you can load the tire. You can load the tire by shifting the weight of the motorcycle to the front tire. How do you shift the weight of the motorcycle to the front tire? You use the front brakes para mag-dive yung unahan. Pag nag-dive yung unahan at you keep it compressed, yung suspension geometry at yung loaded tires, more grip, agile tire. Sa kailangan ko pa sabihin, it's best for cornering. Nanteteng, sasauluhin pa ba natin yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Yun ang kailangan natin sa cornering. More grip, better grip, and stability and agility. And how do you get that in a bike? Hindi mo makukuha yun sa simpleng paghiga-higa lang. No. Counter steer, slow down, use the front brakes, use trail braking. Again, napakarami ko ng videos about trail braking. Ayoko nang gawing masyadong technical yung mga videos ko, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko kasi that's the only way I can prove to you na may sense yung sinasabi ko. Alright, so in a corner, sabihin na, balikan natin yung mali. In a corner, kung umaarangkada ka sa straight, babakbak ka ngayon sa corner, tapos paghiga mo sa corner, nakaarangkada ka pa rin kasi hinahabol mo yung tropa mo, nagpapasikat ka sa Instagram, nagpapasikat ka sa social media, baka mapitikan ka na mabilis ka sa korbada, maipost ka sa Facebook. Kapag nakaarangkada ka sa corner, nakaangat yung unahan. Kapag nakaangat yung unahan, less grip. Hindi maganda yung suspension geometry, bawas ang agility, pwede kang sumemplang nga. Pwede. Subukan nyo na lang. Subukan nyo na mag-corner without using the brakes. Actually, pwede. Pwede. Natutunan ko rin to sa mga experts. Okay? Kung ikaw ay nagko-corner at a normal, slower pace, in my experience, 40 kph. Kapag nagko-cornering ako ng 40 kph to 50 kph, I don't really need to use the brakes. Ang ginagamit ko na lang is slowing down. Yung engine braking ko na lang. Kasi, okay, lipat tayo, masakit na uli ang kamay ko. Kapag nag-engine brake ka,
lumulubog din yung unahan. Nagda-dive rin yung unahan. Hindi nga lang siya ganun katindi using the front brakes. Pero nagda-dive. Mayroon pa rin benefits ng suspension geometry. Mayroon pa rin benefits ng loaded yung front tire dahil sa grip. So pag nag-engine brake ka while cornering, okay pa rin yun. Kasi nakakompress pa rin yung unahan. That is, you have to maintain your momentum. Ibig sabihin, yung entry speed mo, yun yung saktong-sakto dapat dun sa corner para pag slow down mo before the corner, dadalhin ka ng momentum mo around the corner without needing to add throttle. Pero, pwede ka pa rin naman magdagdag ng throttle. Yun ay kung meron ka uling proper riding skill ng throttle control, throttle modulation, and maintenance throttle. Gumawa rin ako ng videos tungkol dyan. Okay, so ngayon, kailan mo gagamitin yung front brakes? Pag mas mabilis ka sa corner. Kapag mas mabilis ka sa corner, katulad nung nabanggit ko kanina, using the benefits of the suspension geometry, yung dive ng unahan, and using the yung front, yung weight bias, yung weight transfer sa unahan because loaded yung tires, better grip, better agility, mas gusto ng motor na lumiko. Kailangan ko bang sabihin, you can corner better, you can corner safer, you can corner faster. Oh, di ba? Yan ang gusto ng mga nagkakamote sa Marilake. They want to corner faster. If you want to corner faster, trail braking. Meron din akong ginawa. Anyway, marami akong ginawang videos about cornering based from my learnings from motorcycle instructors na nakakausap ko online. And based from yung mga programs na in-enrollan ko to learn how to ride a bike. And based from my experience, again, hindi ako nagmamagaling o nagmamarunong. I suggest you try it for yourself. Mag-corner kayo ng 40 to 50 kph just using engine braking. Mag-corner kayo ng 30, 40, 50 kph using the brakes. Mag-corner kayo ng 50, 60 kph, try using engine braking. Tingnan nyo kung anong mararamdaman nyo. Then compare it to cornering with 60, 70 kph using trail braking. Then pakiramdaman nyo sa sarili nyo. Kasi ako, bago ko to i-share sa inyo ngayon, naranasan ko muna to sa riding ko. And I don't know, pwedeng maging tama sa inyo, pwedeng hindi rin pala maging effective sa inyo. Let me know in the comments. Meron akong na-encounter na tanong, sabi niya is nahihirapan siyang magbawas ng brake pressure, yung trail braking. Kasi nangyayari, adding lean angle, tapos binabawasan yung brake pressure, pero yung pagbabawas ng brake pressure ay sobra-sobra, hindi siya gradual. Yung pala, na-release na lahat yung pressure, hindi pa niya alam. So nangyayari, na-upset yung unahan. Okay? So talagang nasa technique yun. You have to feel it. Now, okay, ito. Sumosobra-sobra na tayo. Nasa 18 minutes tayo. Just in case na talagang hindi nyo makuha yung trail braking, napakasimple. I will take this from Nick Einach ng Champion, ng Yamaha Champions Riding Schools and Ride Like a Champion, Champ Street. Okay, I will take this from them. And from all other instructors na nakausap ko. Kung hindi mo talaga magawa yung trail braking, for some reason, hindi mo magawa yung brake modulation, then here's my suggestion. Before you enter the corner, engage your front brakes. Ikaw na lang ang bahala magtimpla kung gaano siya kalakas. Depende kung ano yung speed mo at that time. Hindi ko pwedeng idikta yung brake pressure. Gamitin mo 14.5 PS. No, hindi. Okay? Papakiramdaman mo yun. Before you enter the corner, engage your brakes. Okay? And as you add lean angle, do not release the brakes. As you lean, ibig sabihin, you know how to counter steer, ha? Kasi if you turn the bike, sasample lang kalalo. ibubulagta ka ng motor mo kung ikaw ay magte-trail braking nang hindi ka nagka-counter steering. If you're not counter steering, tas magte-trail braking ka, itatapon ka niyan sa kabilang bundok. So, again, proper riding skills. Enter the corner. Before you enter the corner, naka-engage yung preno mo. As you lean the bike using counter steering, mararamdaman mo para kang bumabagal. Doon mo ngayon pakiramdaman yung pagre-release ng instead of adding throttle, release the brakes a little bit. Para lang
mabawasan yung brake pressure, papakiramdaman mo na lang. Okay, let's just, sasagarin ko na ng 20 minutes. Let's just say na hindi pa rin magawa-gawa yun. Just engage the brakes. Just keep the brakes on while cornering. Just keep it on. Pakiramdaman nyo na lang. Ngayon, kung sakasakaling nabitin kayo sa corner, you added too much brakes. Kung sakasakaling lumalabas yung linya nyo, you are not adding enough brakes. Again, it's all about your feel on the bike. And sabi nga ni Motojitsu, just shut up and practice. Practice, 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 practice. And right now, I'm gonna go home. Nakaka 20 minutes na tayo. Maraming salamat for joining me on this video. Hopefully may napulot kayong kapakipakinabang for your riding. And hopefully na-appreciate niyo yung change ng environment sa vlogging. Nagmo-moto vlog tayo na habang naglalakad. Okay, I will see you on the next one. This is Mankin Adler.